mga pangarap na maraming Pinoy ang makapag-travel around the world. Pero dahil sa hirap ng buhay, parang hanggang pangarap na lang yan, Bes. Pero ibahin nyo ang mag-asawang Kathleen at Albert. Dahil talaga namang travel goals achieve sila dahil sa negosyong ihaw o may ihaw. Talaga ba? Paano ba? Boracay, Bohol, Thailand at Korea. Ilan lang yan sa mga napasyala ni na Kathleen at Albert noong mga nakaraang buwan. Kayo na ang nakakagala! My budget! Tell me how! Noong pandemic, kung kailan walang nagbebenta ng street food sa labas, saka naman nag-crave si na Kathleen at Albert ng mga tusok-tusok at ihaw-ihaw. Sumabay sa cookeries era ang dalawa at nakagawa ng masarap na timpla ng marinade at sawsawan. Nakuha namin yung siguro yung Filipino taste na gusto ng mga Pilipino, no? Yung sweet, na salty, yung texture iba-iba. Kaya ang craving, naisip nila na, Bikinimin, may posibleng kita, di ba? Mahuhulaan nyo ba kung magkano ang naging puhunan nila? Mga mamsi at papsi, syempre, ang hindi mawawala dito, challenge. May challenge na naman tayo ngayong araw na ito. At kailangan ko daw masagot ang tanong sa loob ng 5 segundo, okay? Wala naman tayong kailangan atrasan. Okay, go! Magbigay ng 5 gamit o sangkap na ginagamit sa pag-iihaw. Asin, toyo, piminta, uling, apoy. Ilan lang yan sa pinagkagastusan ni na Kathleen at Albert mula sa inilabas nilang puhunan na 25,000 pesos. Lahat usually recycle sa bahay, kung ano yung may gamit sa bahay, dinala namin sa tindahan, and then kung ano lang yung wala kami, bumili kami ng pinakamura. Bigay ng 5 pagkain na pwedeng ihawin. Isda, baboy, manok, gulay, prutas. Nagsimula sa isaw, tenga, balon-balunan, Betamax at iba pa. Ibinebenta nila ito ng 22 to 27 pesos kada piraso. Mula sa maliit na stall, ginamit nila ang mga kinita sa pagtatayo ng mas malaking kainan para mas maraming ma-accommodate na customers, dine-in man o take-out. Nadagdagan na rin ang kanilang menu ng rice meals, barkada bundles at pati pulutan deals. Kahit na unti-unti nang lumalaki ang negosyo, nananatiling hands-on ang mag-asawa rito. Kaya tinatakilik nila is malinis yung street foods na tinitinda namin. In-insure namin na fresh kami yung dalawa talaga yung namamalengke pagka madaling araw. Maniniwala ba kayong bukod sa negosyo, full-time employees pa rin sila? Nagtatrabaho si Kathleen bilang project manager habang si Albert naman ay isang progress architect. Siya ang gumagawa at nag-i-implement ang process improvements sa pinapasukang private company. Power couple yarn! Kayod lang ng kayod para sa pamilya at ekonomiya. Parehas kaming nagkatrabaho sa umaga and then sa gabi, nandito kami sa Barrio Ihaw. Andun pa din kami sa gusto pa namin din yung work namin. So masaya kami din sa work namin. Namamanage pa rin naman namin lahat. And meron din kaming mga tao na nag-help sa amin to manage this. Bukod sa tulong ng kanilang staff, may mga paraan din daw sina Kathleen at Albert para mas mamonitor ang kanilang negosyo. May CCTV, nakikita namin kung may mga tao, naka-POS kami, so nakikita namin kung may sales. Naka-monitor kami sa mga Facebook page namin para makita kung may mga nagko-comments, may nag-o-order din ba. Mahalaga raw na tutok at binabantayang mabuti ang pumapasok at lumalabas na pera sa negosyo dahil hindi biro ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Inflation is real, mga best! Simula 2020 hanggang ngayon, sobrang laki na yung difference ng price natin. So, nahihirapan din kumukap yung mga tao sa pagkain. Pero sa amin, ang nagiging strategy na lang namin is nag-provide ng promos, freebies sa kanila para at least kahit pa paano maka-coop up kami. Kumpletuhin ang kasabihan, ang daan sa puso ng tao ay sa pamamagitan ng kanyang chan. Customer satisfaction is our top priority. Yan daw ang lagi nilang isinasaisip sa kanilang negosyo. Kaya kahit masakit sa bulsa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nailalaban pa rin ang pakulo nilang only rice, only drinks at only soup. Ito ang isa sa binabalik-balikan ng kanilang customers kaya araw-araw
hindi magkamayaw ang nag-dine-in at take-out sa Barrio Ihaw. Malaking tulong din daw ang social media sa pagpapakilala ng negosyo. Majority ng sales namin or marketing strategy namin, pinupush namin siya sa online channels. Nagtatap kami ng different influencers para at least makilala namin, makilala lalo si Barrio Ihaw. Hindi na nakapagtatakang mula 1,000 hanggang 3,000 pesos na kita kada araw noon, kaya na nilang kumita ng 15 to 30,000 pesos kada araw ngayon. Yung nakita, kinita na namin over time, yun yung pinanggamit namin pang pakasal. Nakapag-travel kami locally, Bohol, Boracay, and then recent lang, Korea, and then meron pa rin kaming mga scheduled travel this year. And not just us, also our family. So this year, target namin magkaroon ng 3 branch. Marami nang in the works. So meron sa Iloilo, meron sa Pasig. So hopefully, this year, ma-accomplish namin yung 3. Mula sa hashtag craving satisfied, napapa-hashtag blessed and grateful ngayon sina Kathleen at Albert. Kaya ang payo nila sa mga tulad nilang nangarap ding magsimula ng negosyo, huwag na din overcomplicate yung mga bagay. Sometimes, kailangan lang talaga ng starting point. So, kapag nakita natin na malakas yung gutom natin dun sa idea natin at yun natin mag-work, gawin na agad natin. Huwag ka lang mapagod na sumubok na sumubok, no? So, every negosyo naman, meron talaga siyang downfall, padadapa ka. Pero, if gusto mo naman talaga and pinush mo talaga yung effort mo, magre-reward talaga siya. Magbibigyan ka talaga ng reward ng double, triple, or mas madami pa sa ina-expect. So, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Magkasamang nagsimula at nangarap, magkasama ring aanihin ang bunga ng negosyong araw-araw na pinagtutulungan at pinagsisikapan.